Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi i-eksena ang New People's Army o NPA sa ginagawang operasyon ng gobyerno para matulungan ang mga biktima ng Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Sinabi ito ng Pangulo habang puspusan ng hakbang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama na ang pulis at militar para makabalik sa normal na buhay ang mga nasalanta ng bagyo. Dahil sa matinding pinsalang dulot ng bagyo, sinabi ng presidente na kailangan na talaga ng tulong ng mga mamamayan na labis na napinsala ng matinding kalamidad. Kasabay nito, nangako ang chief executive na minamadali na nila ang paghatid ng tulong sa mga apektadong probinsya. Naglinaw ang Independent Monitoring Group na Okta Research na ang bahagyang pagtaas sa kaso ng COVID-19 nitong mga nakaraang araw ay hindi sanhi ng Omicron variant. Sinabi ni Okta Research Fellow Dr. Guido David na sanhi ito ng pagdami ng tao na pinapayagang lumabas ng bahay matapos ilagay sa Alert Level 2 ang Metro Manila at ibang panig ng bansa. Sa monitoring ng Okta Research Group, ang kasalukuyang reproduction number ay nasa 0.85% habang ang ADAR o Average Daily Attack Rate sa NCR ay nasa 0.82%. Ang positivity rate naman ay pumapalo na sa 1.4%. Sa ngayon, sinabi ni Dr. David na hindi pa maaring sabihin na Omicron-driven ang nagpataas sa kaso ng COVID-19. Muli namang nanawagan si David sa lahat na patuloy na mag-ingat upang maiwasan na mahawa ng sakit. Nagpaalala ang Department of Health o DOH na posibleng sa susunod na taon pa pasimula ng pagbabakuna sa mga kabataan na nasa edad na 5 hanggang 11. Sa kanilang advisory, sinabi ng DOH na naghahanda pa lamang sila para sa vaccine rollout sa youngest age group. Ang National Vaccination Operations Center o NVOC ang siyang mag-aanunsyo ng vaccination schedule oras na matanggap na ang hinihintay na bakuna para sa mga kabataan maging ang gagamiting syringes. Target ng pamahalaan na mapabakunahan ang nasa 13.5 million na batang nasa 5 hanggang 11 taong gulang. Bagamat inaprubahan na ng Food and Drug Administration o FDA ang emergency use approval ng lower dosage ng Pfizer-BioNTech, hinihintay pa rin ng pamahalaan ang specified Pfizer vaccines na maaring dumating sa Enero 2022. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.